Ginosh, use your kid as an excuse. Never pa. Never. Yes. Ito naman po, number two. Been so proud, you teared up. Sobrang proud, naiyak na, like yung mommy moments. Oh wow, what's the proud moment po? Oh no, I'm really, sobrang iyakin ko kasi sa lahat kinaka-proud ko. But I think I remember it was when the moment Callie told me that she had finished all her defense for high school. That was my proudest, yung pinaka-proud ko na moment talaga, especially for Callie. For Alonso naman, siguro yung time na nag-moving up day siya, ito lang recently. So I was very, very proud of him. Ito naman po number three. Given a punishment, you immediately regretted. Pinagsisihan agad. Ay, oo, pinupush ko yan. Kasi parang I remember that as a punishment kay Callie, I said, you know, Callie, you have to sleep and, ano, mahilig kasi ako magpatulog ng bata. Like, feeling ko kasi nakakatangkad siya. So, alam mo yung lagi sasabi, go to sleep na, go to sleep na. And then, lagi ko namang nire-regret kasi iniisip ko, naku, sobrang active nga pala ng mga anak ko. Alam mo yung ganun. So, I'm kind of torn between, you know, wanting them to nap. Kasi yan yung, di ba, alam mo yung tayo, yung mga bata tayo, yung sinisitsitan ka pa ng magulam, shhh, tulog ka na! Di ba? So, mas ganun ako kasi yun ang kinalakitan ko. Ito naman po, said the words, because I said so. Parang hindi pa. Parang hindi naman masyado. Hindi ko parang wala akong masyado maalala. Lagi naman akong may rason. Like, parang when I say something, I always have a reason. Yes. Ito po, yelled at your kid. Push ko yan. Oo. Na ano ako, I think, I'm not sure po. Ang hirap siguro nang hindi ka nakasigaw minsan eh. Kasi either you're trying to get the message across. Pero kasi kadalasan yung realidad ganun eh. Ako pa man din, ganun ako. Na parang Alonso or Callie, you have to do this, ito, ganyan. And siguro dahil bahira din ako nandito sa bahay, baka ganun din. Or baka it's a personal thing. Siguro ako din mismo talaga. Siya parang real talk naman po talaga normal itong nangyayari. wala pa naman yata ang nakilalang natin. Actually, usually tatay yung hindi sinisigaw, di ba? Pero ito po, number six, bribe your child. Ay, naku, parang everyday kong binabribe. Kasi kadalasan, like, yun, katulad na ipapatulugin ko, o di, pag ipapatulugin ko, sabihin ko, oh, Alonso, I'll give you 30 minutes TV time later. Yung mga ganyan ba? Yes. Ano naman yan? Rules of negotiation. Kaya naman, ano eh, di ba? Investment lesson, yung mga business lessons. Yes. Yes. Ito po, momentarily forgot your kid's name or age. Ako, hindi naman. Hindi naman po. Oh, ito. Snoop on your child's phone. I don't know if I snoop, but kasi I don't have to snoop. Like, Callie's very open to me. So, hindi ko kailangan na parang, tignan ko to, hindi kailangan malaman ni Callie. Hindi. Hiningi ko, Callie, can I see your phone? Are you talking to anybody now? I think, siguro, nung time din na parang, di ba, maraming pinagdadaanan yung youth natin ngayon, di ba? Yung marami silang anxieties, and I just wanted to make sure na I wasn't missing out on anything with Cal. I always explain it to her naman na, anak, pasensya ka na, I have to check on this, and I hope you understand, because these days, as a parent, many of us are scared. You know, yes. Many of us are scared as well, and you know, just because we're parents doesn't mean we always know what to do. We always know. Pero we play by our gut, and if my gut tells me, let me check on Callie today, then I will follow that gut. Oh. But I think that's understandable naman po for Callie. Naintindihan naman niya yun, di ba? Pag ganun. Si Callie, ano nga, parang niloloko nga yun. Sabi ko, Callie, kamusta kayo mga friends mo? Ah, kamusta sila? Sasabi ni Callie, Mami, alam mo yung mga friends ko, ayaw akong kwentuhan. Bakit? Sabi niya, kasi alam nila how open I am to you. So, pagkakonento nila sa akin, kikwento ko rin sa'yo. Wala. Parang ano yung BFF po, di ba? That's very nice. At saka, ano, like, kami ni Cal, well, we're very straightforward with one another. Callie kasi is a Sagittarius, so she's very headstrong, and I'm a Scorpio eh. So, parang
I base it upon on how we are as, you know, as individuals. Kasi at the end of the day, I don't want Cali and I to clash. Eh. I want us to, you know, take a moment and not be overcome by our emotions. We really have to, you know, sometimes himayin mo eh kung ano yung nangyayari para alam mo na lang how to, you know, what to expect. Oh, I see. Eto naman po, Googled your child's symptoms. Naku, Diyos ko, ako yan. Pero alam mo, tigigil ko na yan kasi uugat pa yan ng hindi magagandang bagay. So now, natutunan ko na every time something is wrong with Cali or with Alonso, I just call their doctors. That's it. Yeah. Kasi sila naman talaga yung nakakaalam. Minsan lang kasi if you can't get a hold of your doctors, ang nakaka-tempt talaga na pumunta sa phone mo, mag-Google, pero na-realize ko na mali. Parang nakakadagdag pa dun sa kaba mo, so wag na lang. True, yeah. And finally po, gone to the store or mall in pajama pants. Yes, of course. Oo, kasi nung nasa Makati kami, when this Paranaque home was being renovated, we lived in our Paranaque, in our Makati home. And in our Makati home, pag bumaba ka, yun na yung mall. So kadalasan, di ba, syempre may COVID, di ba? So what I do, magja-jacket lang ako, pero nakapajama ako sa ilalim noon, nakachinelas ako, punta kami ng mall. Pagbalik ko, yun na yung ligo ko, kasi hindi naman pwedeng itulog mo ulit yun, di ba? So para isa ang punta na lang. So pasensya na po sa mga nakasalubong kong hindi ako naligo. Sorry na po, sorry po. They didn't mind naman po, okay lang daw. Well, thank you so much for joining us tonight, Ms.